Kumusta mga amigo? Klay Thompson, grabe ang ginawa. Kyle Kuzma, naniniwala na mauulit sana nila ang kampeonato at Luka Dondic, may sinabi kay Giannis. Sa laban ng New York Knicks at Memphis Grizzlies ay ipinakita ng dalawang gwardiya ang kanilang monster performance. Si Ja Morant gaya ng dati ay talagang palagi nagpapakita ng highlight reel. Ito na ang panglimang pagkakataon na nakapagtala ng triple-double performance si Ja Morant na gumawa ng 27 points, 10 rebounds at 14 assists na nagresulta sa kanilang panalo sa score na 123-127 over New York Knicks. Samantalang si Jalen Brunson ay gumawa naman ng 30 points, 5 rebounds at 9 assists, 17 dyan mga amigo ay ginawa niya sa 4th quarter. Subalit, sobrang na-disappoint si Jalen Brunson sa outcome ng laro dahil nagresulta sana ito sa kanilang panalo kung sakaling naipasok niya ang dalawa sa kanyang huling tira. Under 9.8 point seconds ay tumira nga si Jalen Brunson para sana lumamang sila sa 124-125. Subalit, hindi nga pumasok mga amigo at nabigyan pa siya ng isang pagkakataon para sana maitabla ang laro at umabot pa sa overtime. Subalit, muling nabigo si Jalen Brunson na maipasok ang kanyang tira. Ayon kay Jalen Brunson mga amigo, ang kanyang mga kakampi at coaches ay sobrang tiwala sa kanya at winelcome siya with open arms, kaya nakakadismaya na hindi niya nagawang maipanalo ang laban. Si Klay Thompson naman mga amigo ay criticized ng mga fans at sinabing matanda na at hindi na kagaya ng dati bago ang naturang injury. Matapos makapagtala ng 5 of 8 from beyond the arc sa laban nila kontra Timberwolves ay tumaas na ang kanyang shooting percentage by 7% sa 3-point territory. Kaya naman si Klay Thompson ngayon ay umabot na sa 40% from deep ngayong season. Si Klay ay sinimulan ang 12 games this season averaging only 15.1 points on 35.1% from the field at 33% from beyond the arc. Pero matapos ang limang laro, lahat ay nagbago kung saan si Klay Thompson ay naipasok ang kanyang 28 of 50 from beyond the arc, which is 56%. Si Klay mga amigo ay naipasok ang 66 sa kanyang 165 attempts sa 3-point territory, which is 40% from beyond the arc. Grabe si Klay Thompson mga amigo, talagang umiinit sa nakalipas na limang laro. Dahilan dyan para matahimik na ang kanyang mga haters. At ayon pa nga sa iba na si Klay Thompson ay isa sa pinaka-importanting player para sa Golden State Warriors. Sa laban naman ng Dallas Mavericks versus Milwaukee Bucks ay nanaig ang lakas ni Giannis Antetokounmpo kung saan gumawa ito ng 30 points at 11 rebounds para ipanalo ang laban sa score na 124-115. Habang si Luka Doncic naman ay gumawa ng 27 points, 5 rebounds at 12 assists, natanong naman si Luka Doncic kung nai-enjoy niya ba na makalaban itong si Giannis Antetokounmpo. Ayon kay Luka Doncic, mahirap daw ma-enjoy kasi gusto niyang manalo. Napakahirap nga ng mga amigo lalo't sa katulad ni Giannis dahil si Giannis ang best player in the NBA right now ayon yan kay Luka Doncic at si Giannis daw mga amigo ay halos imposibleng pigilan. Sang-ayon ba kayo sa sinabi ni Luka Doncic? Samantala, marami ang nagsasabi na muling mananalo ng kampeonato ang Los Angeles Lakers after na manalo sila noong 2020 championship at madepensa nila ito. Ngunit natalo sila sa first round ng playoffs kontra Phoenix Suns. At ang tinuturong dahilan ay ang kalusugan nga ni AD at LeBron James na laging tinatamaan ng injury. Na bagay naman na sinang-ayunan ng former Lakers na si Kyle Kuzma na ayon kay Kuz, mauulit sana nila ang kampeonato kung sila daw ay nanatiling healthy. Ano ang masabi niyo mga amigo sa sinabing ito ni Kyle Kuzma?